bulaklak ng lutos. Nagtataglay pala ng isang bertod na kung makukuha mo ay isang mainam na panghalina at magagamit mo sa pagninegosyo, sa pag-ibig at proteksyon. Sa videong ito ay mamangha sa mga natatanging bertod umutya ng kalikasan na sa bulaklak lamang ng lutos makukuha. Ano-ano nga ba ang natatanging itong taglay na bisa at saan at papaano nga ba ito makukuha? Sa unang tingin mo pa lamang ay masasabi mo na nga na napakaganda at kaakit-akit ng mga bulaklak ng lutos plant. Dahil sa napakahimay at maayos na symmetry ng bawat petals ng mga bulaklak nito at nakalitaw sa malawak na katubigan. Subalit sa likod pala ng magandang bulaklak o halamang ito, nakakubli ang isang misteryo at malalim na kahulugan na bahagi na rin ng napakaraming kasaysayan. Ang bulaklak ng lutos ay isang simbolo ng maraming kultura at sinasabing ang isa sa pinakasagradong halaman sa lahat. Kung kaya bago natin pag-usapan ang natatanging mutya o bertod nito, ay kilalanin muna natin ang lutos flower. Simulan natin sa life cycle nito. Di gaya ng ibang halaman sa tubig, ang lutos ay mayroong mga ugat na tumutubo sa putik at hindi nga mapili kung marumi ba o malinis ang tubig nito. At sa tuwing sasapit raw ang gabi, ang lutos kasama ang bulaklak nito ay kusang lumulubog sa tubig at ibinababad niya ang kanyang mga bulaklak at dahon sa tubig. At sa pagsapit naman ng umaga, ay muli itong aangat sa tubig na walang bakas ng pagkababad nito o ng dumi. At ang araw-araw nitong paglubog at paglitaw sa tubig ay simbolo nga ng bagong simula, bagong pagsilang at bagong pag-asa. At hindi nga maikakaila, nakakaiba nga ang halamang ito. Kung kaya naman, madalas makikita ang lutos o ang bulaklak na lutos sa ilang reliyon na kalakip ng kanilang mga divine figures. Halimbawa nito ay sa Egyptians. Ang bulaklak ng lutos ay simbolo raw ng ating daigdig. Samantalang sa relihiyong Hindu naman o sa kultura ng mga Hindu, sinasabing ang Diyos o ang mga Diyosa nila ay nakitang nakaluklok sa isang animoy lutos throne. At sa Buddhism naman, ay sa bulaklak raw na ito di umano o ang lutos na bulaklak ang unang tinapakan ni Buddha, kaya ito ay bahagi na rin ng kanilang kultura at pananampalataya. Ayon pa sa ilang paniniwala, ang bulaklak ng lutos raw ay mayroong kakayahang makabuhay ng mga pumanaw na at kadalasan ngang gamit sa mga transformation spells. At maging ang iba't ibang kulay ng mga bulaklak ng halamang ito ay mayroon din palang kanya-kanyang kahulugan. Ang puting lutos o ang puting bulaklak ng lutos bilang simbolo ng purity o kadalisayan. Ang dilaw naman bilang simbolo ng espiritual na hangarin at paniniwala. Subalit ang totoong tanong, papaano nga ba natango ng lutos na ito ang kanyang kahalagahan? Ang paglubog at litaw ng mga dahon at bulaklak ng lutos sa tubig araw-araw at pananatili itong maganda pa rin ay lubhang nakamamanghanga. Kaya naman ito rin ay simbolo ng tibay ng loob at kagustuhang lumaban sa anumang hamon ng buhay. Ang mga buto rin ng lutos ay kayang mabuhay o magtagal ng 1,000 taon nang walang tubig. At kung ito ay mabasa ng muli, ay saka pa lamang ito tutubo. Subalit maging ang halamang lutos rin na ito o ang bulaklak nito ay nagtataglay pala ng isang bertut, ang mutya ng lutos. Ito ay isang puting bato na animoy mayroong mga mapuputing marka buhat sa tubig. Ano-ano nga ba ang mga taglay na kapangyarihan ng bertud na ito? Ang bertud na ito ng lutos ay mabisang nagbibigay